mag-ingat tayo? Hindi ba tayo gagamit ng contraceptives? Pero Iris, we're married. Oo nga, alam mo. So we don't need that, okay? Mars, kapag nabuntis ka kaagad ha, sunod-sunod na yan ang sabi nga nila, once you pop, naku, ilan ang magiging anak nyo? Lima? Anim? Naku, Mars! Mahahagard ka agad-agad, malolosyang ka agad. Really? Yun talaga yung top concern mo? Ali, hindi naman top. Pero aminin mo, concern yun. Ay, yan ba yung kinakatakot ko eh. Yung malosyang? Hindi. Okay lang naman sa akin kung ilan yung ibibigay sa amin eh. Basta sa tamang panahon. Eh ngayon nga, wala pa kaming sariling bahay. Nangungupahan lang kami. Tapos kakasimula lang natin dito sa love team. Hindi pa kami ready. Hindi pa 'to yung tamang panahon. First have kids while we're still young. Sa bagay, Boss Basti, tama ka dyan. Alam mo ako, nung kabataan ko, wala akong ibang inisip kundi mga gimmick, puro good times. So, ayun, matanda na ako nakapag-asawa. Si Mrs. Tuloy, hindi na magkaanak, hindi na magka-baby. Ikaw, Tap. Di ba panganay ka? How old were your parents when they had you? Mga bata nag-asawa si na tatay. Kaya ayun, nasundan ako ng pito pa. Pito? Pero okay lang, kasi magkalapit lang edad namin ni tatay. Kaya ayun, close kami sa isa't isa. Minsan nga, para lang kami magbarkada eh. Yun ang gusto ko. To have kids and grow up with them. Then kung susundan pa, hindi mas maganda. What's wrong? Love, may sasabihin ako sa'yo. Actually, ako din. I've been thinking a lot lately at hindi ko rin ako sasabihin sa'yo. Sige. Ikaw na lang muna. No, ladies first. Ano ba yan? O sige. Sabay tayo. Sa tingin ko, kailangan natin gamit ng protection. Ano? What do you mean? Love, kailangan natin yun. Kailangan natin mag-ingat. Mag-ingat? Saan? From having a baby? Ayun nga gusto ko eh. Love, sa tingin ko, hindi pa tayo ready para doon. Kung nag-anak ka, isipin mo kagad yung mga expenses. Like the diapers, okay? Yung pagkain niya. Ngayon, pag nagkasakit, nandiyan yung medicine, doctor's fee. Pag lumaki na anak mo, nandiyan naman yung education. So yung mga tuition fees, papasok na yan. Siyempre, you want to send your kid to the best school, hindi ba? But when it comes to this, I'm gonna be really happy to help. No, Dad. I can provide for my own family. I knew you were gonna say that. And I know you're going to provide for your own family. Pero, think about it. Sa tingin mo ba, talagang handa na kayo ni Iris na magkaroon ng baby? Kaya na lang kasi, hindi naman niya malalaman eh. Para di ba kung gusto ng labing-labing, eh di okay lang push, protektado ka naman. Ayoko namang maglihim sa asawa ko, no? Hindi ganun yung marriage, Kelly. Dapat open yung communication, pati yung trust. Ayaw ba mabuntis? Masaya kaya no, may mini Iris tsaka mini Basti dito. Napaka-cute nun. Ha? Magiging ninong na ako sa wakas. Ikaw hindi. Oo nga, ang sayang ang tignan. Eh kaya lang tignan mo, hindi ko nga alam kung kakasya yung kinita ko para sa expenses namin ngayong buwan eh. Tapos magkakababy pa kami. Paano na? Totoo naman yan. Sabi nga nila, di ba? Madali gumawa ng baby, pero mahirap magpalaki. Tsaka malaking responsibilidad yan. Kilala naman natin si Basti. Knowing him, once he put his mind on something, nagagawa naman niya, di ba? Huwag sa bagay. Eh, ikaw ba? Ano ba gusto mo? Eh, sa akin, ayoko sana muna. Gusto kong mag-iipon lang kami. Sa bagay, yun nga. Mars, ang tanong sa inyong dalawa ni Basti, kung sino ba talaga ang masusunod? Si babae o si lalaki? Ever since, pangarap ko maraming anak. Ang gusto ko malaman, when is the right time? Mahirap naman talagang sabihin kung kailan kayo magiging handa eh. Kasi kahit anong paghahanda ang gawin ninyo, kapag dumating na si baby, doon nyo lang marirealize na
Ang dami niyo pa palang dapat na matutunan. Oo, oh, totoo yan. At saka, hindi masama yun, ha? Hindi masama yun. Normal lang yun. Lahat ng mga magulang dumaan doon. Kaya kung ako sa inyo, kung talagang gusto nyo na, eh di, huwag nyo na ipagpaliban. Di ba? Ito, tandaan nyo, ha? Ang lahat ng anak, blessing yan, blessing. Eh, sino ba naman tayo para tumanggi sa blessing, di ba? Kasi yun. Hindi magbubuntis. Katawan kaya niya yung kailangan para magka-baby? Ali, ang lalaki ang head of the family. Parang doon sa pamilya namin, Mars, ang tatay ko ang laging nasusunod. Teka, teka. Hindi naman yata yung tanong dito ay kung sino yung masusunod. Di ba, sa buhay mag-asawa, dapat yung mga decisions nyo, eh, magkasundo. Tsaka pareho niya naman gusto magka-baby, di ba? Ang tanong dito, kung kailan. Ngayon na ba? Di ba mas magiging inspired? At pursigito pa nga tayo kasi magkakabaybi na tayo. Look, I'll get more work. If I have to, I'll take back that waiter job. Gagawin ko. Love, yun nga yung ayoko eh. Mahirapan ka. Nakita ko si Mama. Nakita ko kung paano niya kami tinaguyod. Love, hindi biro yung hirap, ha? Ba yung case ni Mama Cass? Tayo, dalawa tayong bubuhayin sa mga anak natin. Iris, you have to understand something. I grew up alone. I'm an only child. Do you know what it's like to grow up alone? Walang kasama, walang kalaro. I want to have a family of my own. Ano naman yan? Ang mahal naman ito. Ikaw na nga maglilibor, ikaw pa magbabayad. Hindi pa rin talaga kaya eh. Cost of childbirth. Ano ba ginagawa mo? Oh, hindi ba dapat ako nagtatanong sa'yo niyan? Ano ka ba ayaw pa magkaanak? Ayoko nga. Oh, eh bakit ka nagre-research ng expenses ng childbirth? Hoy, nag-aalala ka kay Basti, no? Hindi, no. Versus, nag-aalala yung may bahay. Oy, teka. Akala ko ba may bagay trip kayo ni Stephen? Oo nga. Kasama namin yung ibang friends. 2 days lang naman kami. Makakarating kami bago yung event. Tsaka huwag mo ibahin yung usapan. Ibang usapan? Di kaya. After kong mag-research, isa lang yung napatunayan. Kahit pagbalibalik na rin mo pa, hindi pa rin ako ready. Subscribe now to ABS-CBN Entertainment YouTube channel to be updated on Till I Met You. To watch the latest videos, just click the I button.